Abyan mo dyan. Abyan mo dyan. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Oras natin 25 minutes after 8 ang gabi. Gabi po ng Wednesday, January 17, 2024. Ito po ang Wanted Sweetheart Evening Edition. Wanted Sweetheart. Abyan mo dyan. Abyan mo dyan. DJ Jam. Sakad na miton kaayo, no? Magandang buhay sa atin pong lahat, no? Nasa Pinas ka man, no? Nasa abroad, no? Kamusta na, no? Lahat po ng mga nakatutok. Andyan po sa comment section. Welcome, welcome. Dito naman si Lulo nyo, ah. Kasama nyo hapon, gabi, no? PM na sa ating hotline, no? Gamit po yung Imo na application. Hanapin lamang po ang account namin, ang DJ Jell OFW Emotion. DJ Jell Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Sige. Manager, shoot. Meron na po na may mga bisita na tayo dyan. Si Beverly at saka si June nasa linya na. Okay, no, si Beverly at saka si June nasa linya. Sir John, isagad po yung ulo, no? I-focus po yung camera sa inyo para kitang-kita, no? Okay. Ma'am Beverly, pakisagad po ng ulo mo sa screen. Yan. Okay. Sir, ituon mo na para shoot, sir. Ay, yun lang. No, hindi niya type si girl, pinatayan ang tawag. Sakit nun, ah. Pag hindi type, patayan ka agad ng tawag. Saglit lang po, mama. Saglit lang po. Huwag po tayo mawalan pag-asa, ha? Manager, ano problema ni sir? Nano nga. Sa ulitin po, programang ito dinisenyo po natin para po sa mga open-minded na gusto maging masaya, no? Pag off-cam na, doon na po kayo magseryoso, no? Kung type po ninyo yung kausap nyo, edi go, no? Oh. Pero kung hindi, pwede nyo i-block. Hindi, na friend lang, no? Diba? Doon naman nag-umpisa ang lahat. Ang sa atin lamang po, during live, kausapin nyo naman po yung pinartner namin sa inyo. Ang hirap po maghanap ng kaidaran po ninyo, kamatch po ninyo, tapos hindi nyo lang kakausapin. Hindi naman po lahat ng mga nag-uusap dito ay nagkatuluyan po talaga. Yun nga po, minsan nagiging tulay. Oh, tulad po niya, no? Si girl, yung nanay niya, single. Byuda. Pag hindi mo type si girl, baka yung nanay type mo. Ganoon, no? Baka yung pinsan mo, type niya si girl. Ganon. Hindi naman ibig sabihin na kayo yung minatch namin dito. Kayo na tapo talaga magkatuluyan. Hindi kami Panginoon, ah, na bibigyan namin talaga kayo ng perfecto. Marami po dyan nagko-comment, oh.
Bigyan mo ako ng maasawa yung mabait at saka walang bisyo. Malay ba naman namin kung may bisyo yan o wala? Malay po ba namin kung mabait po yan o hindi? Alam nga naman tanungin namin, sir, ma'am, mabait ka ba? Oo, may mga nagko-comment pa nga dyan. O, bigyan mo ako, DJ, ng ano, ng maganda. Hindi po namin alam kung maganda o hindi. Alam nga naman tanungin namin yung girl, ma'am, maganda ka ba, ma'am? Kung ganon lang din naman po yung hanap niyo, kayo na po maghanap. Huwag na dito sa programa natin. Kasi sa edad lang po kami bumabase, no? Edad lang po sa edad. Yan on. Hindi sa mukha, no? Hindi sa pag-ugali. Malay ba namin sa ugali nila? Sa edad lang po kami bumibase, no? Kung sino, ano po ang ipapartner namin sa inyo? Edad lang, ha? Oh. Open-minded lang, ha? No? Kausapin lang po ninyo ang ipinartner namin sa inyo. Mahirap po maghanap ng kaedaran. Nagka-match po ninyo. Promise. No? Kasi hindi naman po pwede na may nag-PM, tapos nag-PM ka. No? Kahit hindi match yung edad ninyo, kayo na po yung ano namin, i-air. Hindi po ganun, no? Inahanapan po namin kayo ng kamatch kaedaran po ninyo. No? Kung mag-workout, iti kayo. Pero kung hindi, hindi, thank you. PM lang po sa ating hotline. Gamit po yung Imo or Viber. Imo lang po pala. Deactivated ba yung Viber natin kasi may problema. PM lang po kayo sa Imo. Hanapin po account namin. Ito po yan. Digigel OFW Emotion. Ito na po, nasa linya. Naba, akala mo ikaw ay lalaki sa mundo, ha? Ito si Sir Ariel. Sir, saan po kayo ngayon, sir? Itong buwan. Ay, nag-uusap na sila. Trabaho ko dyan. Saglit lang, saglit lang. Wag muna kayo magkainan. Magkainan. Mag-usap. May itatanong pa po ako sa inyo, no? Pangalan ni Girl Beverly. Madam, saan po ba kayo ngayon, ma'am? Anong lugar po kayo? Ay, sa Kwan po ako, Quezon City. Pero nandito po ako ngayon sa Bataan. Ano ba talaga? Sa Bataan ka ngayon. Okay, sige. Wala po kayong asawa, ma'am, boyfriend? Ngayon po, nasa Bataan ako. Asawa po? Wala po. Wala. Oh, Sir Ariel, saan ka ngayon, sir? Kuwedo. Saan kayo ngayon, Sir Ariel? Ito po sa Santa Rosa, Laguna, sir. Walang asawa, girlfriend? Wala po. Oo, nakasali ka na dati. No, i-cancel niyo po muna itawag. Tatawagan ko kayo ulit para ma-refresh, no? Linya po kasi ni Ma'am Delay yung busis niya. I-cancel niyo po muna. Tatawagan ko kayo ulit. I-cancel niyo muna. Panggurupaton ko ni Krumo. I-cancel niyo po muna itawag. Tatawagan ko po kayo ulit. Para ma-refresh po yung linya ninyo kasi delay po yung busis ni ma'am. Hindi po accurate doon sa buka ng bibig niya. Ay, halang din sila nakikinig sa akin, no? Ma'am, i-cancel mo muna, ma'am, yung tawag, ma'am. Parang awa mo. Lahat pwedeng sumali, no? Lahat pwedeng sumali, no? Kahit ugod-ugod ka na, may kuba ka man, no? May ano ka man, may ang sudon ka man, ano? Pwede, no? Walang problema. Bawal lang po talaga bingi, no? Kasi mag-uusap kayo, eh. Wag sumali ang bingi. Galit na ang lulo ninyo. Sige. Okay na po. Usap po kayo. Timer start. Pasok. Wanted. Sweetheart. Wanted. Sweetheart. Si sir kasi tuwing join dito ni sir, wala sa katinuan, no, promise. Kasi nasa duty, no. Hindi rin kayo magkakaunawaan yan tulad po nung nakaraan. Kung saan-saan siya nakatingin. Kaya nung pag-join niya last time, parang hindi rin sila nagkaigihan ng partner niya.
Dapat wala po talaga kayong trabaho, sir, para maka-focus kayo. Dapat doon, okay. Sa kuwang ka. Ikaw, kamusta ka dyan? Ano ang pangalan na po? Si Ian. Ako, ah? Beverly. Ah, okay. Si Ayel ako. Ay, nice Ayel. To meet you. Salamat. Ano ang hanap mo pa dito? Ha? Ano pong hanap mo dito sa kayaan? Kausap, kakaigan. Ah, para pala tayo. Develop. Magbigan. Ah, pwede naman po. Ganun. Wala ka po ng trawa? Wala, widon ako. Ah, ganun po. Bakit ikaw? Diba? Wala, hiwalay. Hiwalay? Hiwalay. 3 taon na? Oo. 3 taon na? May. Isa lang. Isa lang. Babae. Ganun. Yun lang. Bakit naghiwalay kayo? Sir, saglit lang ho. Saglit lang po. Hindi po pwedeng ganun. Napalipat-lipat po kayo ng pwesto, sir. Focus po kayo sa ano, sa kausap ninyo, no? Opo, wag po igalaw ang cellphone, sir. Ano eh? Parang lang. Parang ano? Marawang kong kayo. Parang inahanap. Ganun ba? Hindi naman ah. Baka darating yung kasing mo dyan, siya ka. Hindi naman yan. Hindi naman eh. Hindi naman masyadong. Kaya paggabi, hindi naman masyadong. 12 oras, sir? Hindi na masyadong busy paggabi. Ilan po anak mo? Wala na. Sino po? Masama na tingin ni ma'am. Mahina ang signal. Sino ma'am? Malikot ka daw sir eh. Sino po? Nararamdig mo ba ako? Hello? Hello? Good evening. Hello? Sabi ko ilan po anak niya? Hello? Ako, 2. Ah, okay. Yung malalaki na po yun. Isang 15 at isang 8. Okay. Eh, asan po sila ngayon? Ayyo. Nasa probinsya. Nasa probinsya po sila ngayon. Nasa probinsya. Under Aurora. Layo ng Balira Aurora. Walang maya, no? Kaya nga. Magay. Pero pwedeng palapitin. Pwede naman kasi malapit lang naman ng Kuel. Malapit lang naman kasi ng city. Galing dito. Malapit lang naman yun. Magaling ka ng Santa Rosa. Dalawa sa akin. Contact ito. Saan ka ba sa Quezon City? Saan ka ba dyan sa Quezon City? Ngayon na po signal ninyo ma'am. Lipat po kayo ng pwesto ma'am. Naglalag po kayo? Oo ba ang naglalag o yung kausap ko? Eh, ikaw nga pinalipat ko. Ibig sabihin ikaw. Yata ko naririnig yung kami. Andito po. Andito po kasi kami sa kami. Sa dulo na ng taan eh. Saan po? Sa Mariveles. Ah, malayo yung Mariveles pa saan. Andito kasi yung business ng mga bossing namin, kaya kasama kami. Ah, okay. Ibig sabihin, palipat-lipat lang po kayo ng target to. Kung nasa nyo yung boss nyo, doon po kayo. Oo. Kung kami eh, anong tawag dito, hanggang linggo kami din eh. Ay kami ng Quezon City, Manila, sa linggo. Ibig sabihin, parang namasyal lang pala ganun. Okay. Kailan ka tayo pwede magkita ko sakali? Kay bilis naman. Hindi naman, kasi napag-usapan naman yun eh. Nasa magandang usapan naman yun eh.
Uy, malay mo. Usapang gwardiya. Pag may... Bagay. Yun lang, maraming tayo pero walang panahon. Malay mo, bigyan ng panahon. Sa bagay, pwede. Mm. Kasi, nasa pag-uusap naman yan kung talagang bibigyan ng oras eh. Oo. Oh. Ba't kaya nag-iwala ng asawa mo? Eh, nagpunta na lang heaven eh. Ay, oo nga pala na sir eh. Napaaga. Nasa akin eh, napaaga eh, nauna sa akin. Ganun talaga, nauna siya eh. Panapanahon lang yan. Ganun daw talaga pagka yung masyadong mabait. Nauna. Pintulog? Pintulog? Mm-mm. Mabait kong tulog. Ha? Mabait kong tulog. Hindi rin. Gano'n. Mm-hmm. Ba't naman tayo po yung sumister mo, ma'am? Anong nangyari? Kanser. Sa? Bituka. Colon cancer. Mm-hmm. Colon cancer. Parang colon cancer, gano'n. Mm-hmm. Ganun na nga, colon cancer. Kaya kayo, huwag kayo gumamit ng colon. Huwag po kayo gumamit ng colon ha, kasi naka-cancer pala yan. Ano sir, DJ? Wala po ma'am, wala po. Hindi ko narinig yun ha. Ay ko sir. Hi, sir. Ariel. Yes, po. Gamit ko kasi surf, eh. Ganon. Di, pwede naman pagsamaan yung surf sa Ariel, eh. Para magandang kalabasan ni mabula yon. Try natin. Ganon. Ilang taong ka na ba? 44 na? 44 na po. Oo. May tanong. Na, palagi rin nawe sa inyo? Hindi. Okay, sa inyo. Hindi, ikaw. Nito lang December nung... Pwede malaman yung FB mo? Wala na. Sabi ko kung pwede malaman yung FB mo? Hmm? Tumigas na. Sabi ko kung pwede malaman yung FB mo, FB. Tao ba yung 314? 314, tao. Hello? Ba? Yes, po, occupied. Sabi ko kung pwede malaman yung FB mo. Hila po, hila po, naririnig mo ako? Wala, may na-signal eh. Yan laang. Narinig eh. Dinig ko. Hello? 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 I-off nyo po muna sir volume ng walkie-talkie mo para marinig mo si ma'am sir. I-off nyo po muna yung radyo ninyo sir para ano, marinig po ninyo si ma'am. Naka-off na sir, naka-off na. Naka-off na sir eh, inoff ko na eh. Sabi ko kung pwede pong malaman yung FB mo. Ako pwede naman. Anong pangalan ng site mo? Hello. Hello po. Ikaw, magtanong ka kung anong gusto mong tanong. Para masagot ko. Hindi nga gumagalaw eh. Walang signal. Hindi niya masagot. May nata mo yung signal. Wala mong signal. Hmm? Wala ka eh. Yun lang. Naririnig kita kaya hindi ako naririnig. Ewan ko lang kung naririnig mo ako. Irinig ko eh. Sabi ko, kung sabi ko kung pwede malaman yung ipin mo. Pwede.
Pwede naman, kasi kaya lang sabi, pala, di ba, bawal nga daw dito ibigay. Off, pag off-cam na ah. Sige ah, connected naman na kayo sa isa't isa, i-off-cam ko na po kayo ha. Kasi medyo mahina po talaga yung signal ni ma'am. Oo, tsaka nasa trabaho po kayo, sir. No? Good luck sa inyo pong dalawa. Thank you, bye-bye. Sweetheart. Okay, sige. Yun lang. No? Pwede po sumali kahit sino ha. Disot sa pataas, walang asawa. Yun lang po importante. Basta open-minded. At saka, higit sa lahat, bawal ang bingi. Wag lang ang bingi. Oras natin, 46 minutes after 8 o'clock. Oh, good evening ha. Thank you so much ka po pala. No, kay, sino ito? Negosyanteng Laagan. No, ba, grabe pangalan niya. Negosyanteng Laagan. No, standby po tayo, susunod. Nating mga kasama, naka-standby na rin. Malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangakong ako lang. Kahit nasaan ka man, malayo o malapit man, ang pag-ibig ko'y iyo lamang. Ika'y pangarap ko sa tuwi na lagi kang laman ng isip, ikaw ang siyang tipo, yaring bibig. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin, wala akong ibang ibigin. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Lagi kong hinahanap, yakap mong anong sarap, ang iyong mga mata nag-uusap. Pag ikaw ay kapiling, nalilimot ang sarili. Sana'y wag nang matapos ang gabi. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Minamahal, minamahal kita.
Nasa linya na ano si Miss Manilyn, no? Pangalan ni Ma'am Manilyn. Marilyn, no? Marilyn. Okay. At saka si Sir Rod. Wanted, sweetheart. Magandang gabi po sa inyo, no? Sweetheart. Kaninang hapon pa po sana to si Sir, eh. Nga lang may ina-signal ang partner niya. Ma'am, Manilyn, ma'am, pakibukas nga po ng mic mo kasi naka-mute. Ayan, no? Lapit po kayo, ma'am, sa camera, ma'am, para dapat kasing laki po kayo ni Sir. Ayan, opo, no. Lapit lang po, ayan. Okay. Mama Nilin, saan po kayo ngayon? Lugar po, ma'am? Nasa Italy po. Ah, okay, nasa Italy, no? Wala pong asawa, ma'am, boyfriend? Wala po, biyuda. Ah, biyuda na. Okay, si Sir Rod. Sir, may asawa, girlfriend? Wala. Separated na ako for 17 years. Sige, usap po kayo ni Miss Manilyn. Timer start. Wanted, sweetheart. So, Kayo po. Lang din, mataga kayo dyan, Ital. Video. Okay. May makapinsan ako dyan, Italy. Naglalag po kayo, sir. Putol-putol po yung busis mo. Tsaka pilit-pilit pang itsura mo, sir. Oo, lipat nga po kayo pwesto, sir. Para tuloy-tuloy naman pag-uusap ninyo ni ma'am. Dito na pwesto, dito na ang kwan. Siguro ang lolo ko ang ito. Nasaan okay na po kayo? Nandito sa Canada. Oo. Matagal na po kayo dyan? Kailan lang ako dito. More than 1 year pa lang ako rito sa Canada. Yung mga kapatid ko, matatagal na rito. Okay. Buti ka papasok kayo dyan, ano? Matagal na eh. Kaya lang ako naman na ayaw pumunta. Ayan. Separated na po kayo. Ano yeah. Po ka namin? O ano? Separated lang. Separated lang. Wala kaming documents sa annulment. Kasi hindi ko na malamang kung nasa yung misis ko ngayon. Yung ex-wife ko pala. Ito na malam. Mahirap yun. Pero buhay pa kaya yon, sir? Mahal, buhay pa man. Buhay pa yan, buhay pa. Oh, ibig sabihin na malalaman mo yung kung saan siya, no? So, wala na akong balita sa kanya. Kanya na yan, 2005, kami naghiwalay. Ilang taon na po kayo? Ah, tanda na ako. This time may 61 years na ako. 61? Yeah, 61. Hindi ko alam ka. 61 na ako. This time may. Ilan po anak niyo? 3. Malalaki na. Ah, oo. Yung panganay ko, nasa 30 na. Mm-hmm. Yung youngest? Tapos 23 yung bunso ko. Okay, so yung mga trabaho na sila? May sila nagmamanage. Ah, okay. Sila. Eh, ba't hindi pa kayo magkuhan? Ayaw niyo pa magkuhan? Mag-amboy ng Pilipinas? For good? Hindi kasi, inaayos ko kasi yung ano ko, yung pension ko dito. Sayang naman. Sabagay. Tama. Kasi next mga March, by March maayos ko na yung pension ko. So, yun ang binalikan ko dito kasi nag-stay na ako sa Pilipinas ng 2 years nung namatay yung husband ko. Tapos bumalik ako dito para ayusin yung documents, yung pension. So, anong muna ngayon, ma'am, Italian citizen ka na? Hindi. Hindi, kasi ano eh, parang ano lang ako, residence dito. Hindi ko sinasabi ni Italian citizens kasi mahirap yung gano'n. Immigrant. So, Filipino citizen ka rin? Okay. Oh. Pero yung kasi, sa Italia, yung documents namin, yung residence namin, hanggat gusto mong mag-stay dito. Mm-hmm.
Kasi ang ano namin, unlimited na yung documents namin. Okay. Okay ba pala, no? Oo. Ilan po ang anak niya? Ah, isa lang. Babae na sa Pilipinas. Ilang taon na ho? Excuse lang po ha. Eh, paki-drop niyo po muna ng tawag. Redial lang po ako. Baka sa pagdabalik ko, okay naman po yung signal. Para ma-refresh lang. Oo. Sige. Tawagan po natin ulit, no? Kay Gakiliwi, ang mga bibig nila, mahina ang signal. Sana okay na po. Ayan. Sige po, go ahead. Okay na? Okay na. Sige, tiyagaan na. Tiyagaan na lang natin. Hindi maliwanag naman sa amin, DJ. Hindi po, ma'am. Pareho po kayo naglalag eh. Okay. Mahina siguro, net, amin. Okay. So, parang natin idadan lang pala ng bunso ko yung anak mo. Iisa lang naman ko yan. Ngayong 2022, graduate na siya ng college. Isa lang naman siya. Doon sa bahay ko sa Pilipinas, nag-iisa siya doon. Hindi, yung mga anak ko naman nasa Pilipinas. Nung buhay yung asawa ko, dinala ko dito yung bunso. Eh ngayon, nung namatay yung husband ko, nag-stay na siya ng Pilipinas, ayaw na niyang bumalik. Parang kumbaga parang natakot siya nung nangyari sa ama niya. Okay. Ano ba ikaw namatay ng husband mo? Sa COVID. Sa COVID? Oh, sorry to say that. Okay. Anong magagawa talaga yung ganun? Bagay siguro ang ganda na lang talaga siya. Naging rason na lang siguro yung COVID. Ano po trabaho niyo dyan sa Canada? Ah, dito lang ako sa Kwan, sa cleaner lang ako rito, basurero. Ay, ba, maraming trabaho yan. Diyan kami binuhay ng tatay ko, sa cleaner. Binuhay yung nine na mga anak, marangal ho. Kasi medyo yun ang maganda-ganda ang kita ng konti eh. Okay. Wow. Minsan nakadampot ka pa sir ng gold sir, no? Oo, magandang trabaho ganyan. Malalaki daw ang sweldo ng mga caregiver dyan, ha? Oo, ma'am, malalaki kasi pag alam mo, nasa city ka tapos yung pasyente nasa outside city, bayad ang kilometer mo, bayad din yung gasolina mo. Tapos pag alas mo rito, nagana na yung per hora mo kung magkano. Ganun ang sistema pag outside city. Hindi ka pa nag-start magtrabaho, hindi ka pa naka-time in, bayad na, no? Bayad na. Ganun ang proseso nila rito. Sa sistema nila ng gobyerno rito. Kaya lang, ang hindi lang kwan dito, sobrang lamig lang. Pareho din mo dito. Dito, no, isang araw lang, nag-negative 18 niya tayo. Kahapon ba, negative 20, so sobrang ang lamig. Titigas na yung tuhod mo nun. Sa Cavite ako, Cavite. Ba't kayo saan sa Pilipinas? Sa ano po kami? Sa Halahala Rizal ba? Hindi nyo alam yun. Narating ko na yung Halahala Rizal. Kukunti ang tao dyan sa Halahala Rizal? Hindi, marami na rin po ngayon mga galing ng Maynila. Doon sila nagtatayo ng mga resort. Siguro nitong kailan lang. Kasi last, hindi ko matandaan ko, nung month yun ako napapunta ng Halahala Rizal. Naghahanap nga ako ng bakery, isa lang yung bakery na nakita ko, tinda lang, pansyal.
Totoo yun. Tapos mayroon pinakapalang kwan doon. Ano nga bang pangalan ng pinakapalang groceries doon na malaki, parang gasing laki siya ng pure gold. Pag palabas ka ng halahala, nasa right side siya, kulay-kulay yung kanyang pintura. Kailan po? Ito lang nung makailan lang. Oh, bagong tayo po yun. Yeah. Bagong tayo po yun. medyo maganda rin. Nagdi-deliver kami dyan. Minsan, nagdi-deliver kami ng mga buhangin at graba. So, may construction ng akong kaya? Firm? Hindi, may trucking ako. Yung truck. Mga dump truck, Oh, malaki kita ron. Malaki, isang load no, mahal. Kung maayos ang driver, nasa nagmamanage. Depende po eh. Eh, magkano ba ang sahod ng driver? Siguro pinakamababa ang 1,000 doon per day. Ba, 2,000 bawat biyahe. Upper biyahe. Opo. Mm-hmm. Saan naman nanggagaling ang nanggagaling po ng Montalban. Na Rizal? Opo, Montalban na Rizal. So, walang katrapik-trapik yan sa Montalban. Naku, dami pong hulit. Puro hulit. Mandaming nangarang pang merinda eh. Tanay. Yan, binangonan, angono. Halos yung Rizal na ikot ko na eh. Kung isang po naghahatid kami ng mga deliver dyan sa Santa Cruz, Laguna. Ah, doon sa Santa Cruz medyo, ganun din naman matrapik. Pero hindi gasino, hindi katulad dyan sa parte ng binangonan at angono. Awa ng Diyos, depende naman sa driver. Kapag nagluloko yung driver, yun lang ang problema. Mm-hmm. Ilan ang truck niya? Meron akong yung Howo na dump truck na 12-wheeler. Ah, Howo. Yung China. Apo. Howo. Ayun. Yan ang ano ko. Dati pinasok ko din yung ano, yung di-deliver ng isda. Yung mga tilapia, mga ganyan. Ah, fish dealer. Saan ang gagaling? Parte ng Batangas? Sa Talisay? Galing doon po sa amin. Kasi Laguna Bay, Laguna Lake, malapit po kami. Sa bagay, oo nga. Eh, doon po sa amin ang gagaling. Eh, kaso, mahirap talagang pumasok sa isang negosyo pag ano, pag hindi ka pa talaga, hindi mo pa gamay. Mm-hmm. Tsaka kung wala ka, malayo ka, no? Wala kang maasahan. Dapat kasi pag nagne-negosyo talaga nakakuha ka na. Nandoon ka mismo, ikaw mismo nagmamanage. Maraming nakapaligod na ang akala mo okay sa iyo eh. Yun lang. Tapos kailangan talaga lahat ng expenses nakalista, may resibo. Para makuha mo lahat. Kasi kung boka lang, lista-lista lang, ito ang expenses natin, wala ka lamang katunayan. Ganun talaga, lulubog talaga ang negosyo mo. Kailangan suportado lagi ng resibo. Kasi alam mo naman, kada bilhin naman sa atin, wag lang sa mga palengke ng mga kon, wala naman resibo. Pero mga gasolina, spare parts, lahat. May mga resibo naman lahat dyan. So, dapat meron ka, katulad mo, may tracking. Kailangan may trusted mechanic ka. Kailangan talaga may trusted na mechanic ka. Kasi kung wala, talagang lulubog ang negosyo mo. Oo, talaga. Magkano ang gulong ng dump truck? Magkano isang gulong? Okay naman po. May iba tayo, na? Mayanay po yung negosyo. Tungkol po muna sa inyo. Business minded si Ma'am eh. Ano? Business minded si Ma'am eh. Ay, hindi kasi timula nung nawala yung mister ko. Kailangan. Mm-hmm.
kailangan kasi. Para magiging kailangan, eh, malalaki naman yung anak mo. So, sarili mo na lang naman. Di ba? Siyempre, lang. Mahirap, mahirap din naman na sobrang yaman. Ay, hindi. Hindi. Wala po akong yaman. Mag-enjoy na lang sa mag-enjoy na lang sa buhay. Enjoy your retirement. Yeah. Kaya nga ito yung pension ko, DJ, tapos uwi na ako ng PI. Para pang dagdag finance, no? Doon ka na lang. Pag dito ka na sa Pilipinas, ma'am, tuloy-tuloy po yan. Nag-buwan-buwan, consistent. Okay, oo. Ayun, oh, at least. Pag na sa banko. Mm-hmm. Ganda pala, no? Mayroon ang Panginoon. Diba, ang pera ba sa Italy, euro din? Euro, opo. Opa, euro ah. 60 plus dati, 70 na ito na 70 plus eh. Euro, eh. Ngayon, 65 yata. 65, no? Hmm. No, 16, so 100 euro, 61. Oh, di ba? May 300 euro ka, malaki na, ha? Oo. Di ba? Eh, siguro naman, hindi ka pa pension niya na mababa sa 500 euro. Oo. Oh. Di ba? So, pwede na makabili ng pag-ibig. Depende sa pinagtrabaho. Kung nagtrabaho ka ng 30 years, okay. Mm-hmm. So, ano naging trabaho niyo dyan, ma'am, sa Italy? Caregiver. Oh, malaman mo na sa akin yung caregiver, ha? Okay lang. Sapat ilan lang. Taong, ilan taong ka nagtrabaho dyan bilang isang caregiver? Kasi, nag-abroad ako. It's 22 years old pa lang ako, eh. Mm-hmm. May ilan taong ka na ba ngayon? 56, magti-57. So, 22, 56, almost 34 years ka na nagtrabaho. Tama ba? Tama ba? 35 years na po dito. So, 35 years, marami ng ipon. Kasasyon na ka siguro sa Banko Central. Oo, marami kong napakarami. Paano napakarami mo? Ano bang sinusuportan kamag-anak, kamangpin, may pinapapakalan pang ganun? Marami. Siguro naman kaya pambibigay sa daliri. Kung pinilangin sa daliri, hindi ko alam kung kakayain. O, isa na natin yung sa paa. Pwede. Diba? So, pagkatapos nyo yan, maaasya yung pension ngayong March. So, uuwi na kayo ng Pilipinas pag nasettle nyo na yan dyan. Ay, hindi pa. Magkaano pa ako siguro hanggang 2026. So, magpapayaman si Pam. Para edad insakto 60. No? Talaga magpapayaman si Pam. Ano lang sa Pilipinas po, ano naging trabaho niyo sa Pilipinas? Ba, sa Pilipinas, nung ako'y dalaga, sa pantrangko. So di, ibig sabihin may SSS ka din sa Pilipinas? Hindi ko pinagpatuloy eh. Pwede niya ituloy yan. Pwede niya pa ituloy. Ano pa yung may ituloy? Pwede niya ituloy yan. Pwede. Kahit hanggang wala pa kayong 60, pwede niyo pa ituloy. Para try maging para maging double pension niyo. Try ko. Pwede yan. Maging queer ka sa SSS. Kagad. Pwede nga maging queer ka eh. Tapos magpahulog ka na eh. Sagad mo na sa paghulog, sir. Ah, ma'am, yung pinakamalaki na. Para maka... Subukan ko. Kasi hindi ka naman kwan eh. Pilipino citizen ka pa rin naman eh. Mm-hmm. Pwede pa yun. Para lalo kong umaman.
Naku po, madilang ang help po kayo. Ano po yung documents po ninyo dyan? Nakuha lang ako dito. Tourist ako dito. Tourist. Ah. 6 months? Pwede nga hindi mag-extend dito. Ngayon nag-extend ako ng 1 year. So far, okay naman. Pero nagbabalak na rin naman akong umuwi dahil nag-graduate na rin naman yung anak ko. Wala naman akong, wala naman akong pamilya, kundi yung anak ko nag-iisa. So, parang nagbabalak na rin ako. Bahala na. Hindi ko parang masabi. Ako tayo naman kung umuwi kayo. Kasi naisip ko rin naman na enjoy ko na lang siguro ang sarili ko rin kahit na nag-iisa, di ba? Iba kasi ang Pilipinas, iba ang sa ibang bansa. Totoo yun, pero iba rin naman ho yung may pera ka sa bulsa. Hindi naman tayo mawawala siguro may awaan Diyos ng pera sa bulsa. May pwede naman po kaya sa Pilipinas? Yeah, meron. Okay, yun naman pala. Pero sayang ngayon, ngayon dati kasi ako nagtrabaho sa shipping company sa Seaman sa atin sa Pilipinas. Sa mga international shipping. Doon ako nagtagal, 17 years ako doon, tapos 9 years naman ako sa Saudi Arabia. Ay, kung isa lang naman po ang anak niyo, kaya-kaya niyo na yun. Kaya lang siyempre yung mga katulad na sinasabi yung mga may mga pamangkin, pinsan, siyempre hindi ko naman matiis yung mga yun, siyempre kailangan isabog din natin ng konti kahit na paano. Diba? Totoo yun. Tsaka bawal humindi. Kung meron. Yun ang sakit. Bawal po. Bawal. Magagalit. Kasi ako, lalo na yung mga pamaking ko, eh, siyempre, pagka nagsabi na, no, siyempre, naawa rin naman ako. Kahit na sa Pilipinas ako, ganun ako. Ano sabi? Ang mga magulang ko is sa Batangas. Pero laking Cavite na ako. Sige, Batangas pala. Batangueño pala. Pero laking Cavite na ako. Ayun. Hindi naman. So, sino nag-handle ngayon na ng business niyo sa tracking? Yung anak kong panganay, siya yung nag-handle. Sa bagay kasi sa katulad ng ganyan, sa tracking, lalo't kun, kailangan medyo malamig ang paghahawak mo sa mga empleyado mo. Kailangan marunong kang lumaro. Hindi mahigpit, hindi maluwag. Hindi po, inaabuso ko eh. Ganyan na sistema sa tracking, sa mga nag-handle ng ganyan tracking. Oo. Oh. Talaga siguro. Pero okay naman. Nakaka-survive naman kami ng bayaran. Dahil kasi siyempre yung truck ko, binabayaran ko pa eh. Yan yun man. Pag uwi ko ng Pilipinas, apply na lang akong driver sa inyo. Sa Hobo. Bakit hindi? Patalam mo lang i-drive yung Hobo. Okay lang eh. Kasi naman, dump truck driver naman ako eh. Wow, okay. Mas maganda. Sa Jeddah naman, sa loob ng airport, naging trabaho ko naman. Bus naman. Ang sinusundo ko ng mga flight stewardess at mga piloto. Okay. Hindi ko lang siguro alam paanda rin kuan. Yung dati pinag-aaralan ko yung kwan eh, crane, eh hindi ko naman nakuha na. Sabi ko nga sana po mag-aaral ng driving ng yung Hoho nga. Kasi just in case na wala kaming driver, at least yeah,
pwede siyang hilain. Yeah. Kaso ang alam lang niyang drive, ano yung mga six-wheeler lang tsaka yung ano eh. Ganon din naman. Ganon din naman. Ang pagkakaiba lang, yung haba at lapad. Okay. Takmabigat ko ba siyang kinakarga? Hindi, ganun din. Ang takbo nun. Hindi naman karga ng driver yun eh. Karga naman ng truck yun eh. Hindi mo naman tulak-tulak yung kargamento nun eh. Diba? So, ilan lang ang apo nyo? Ako po, dalawa. Oh, okay. Isang babae at isang lalaki. Awa ng Diyos. Swerte ng mga apo, no? Sa lola. Hindi na maghihirap. Naku! Hindi po ganun. Sa pagkakaakala po ninyo, hindi po ganun. Talagang naghihirap ka rin po. Lola, paing baon, lola. Parang, yung kasabihang ipinanganak na may gintong ngipin na. hindi naman ho ganun kaluluho yung mga anak ko. Yung mga anak ko po eh, talagang kumbaga nakatungtong pa rin sa lupa. Oh, kasi ang kung ko naman doon, so hindi naman katulad ng iba na problemado pa sa mga panggastos, lahat. So, kung anong gustong bili, mabibili, di ba? Hindi katulad ng iba na problemado sa mga pinansyal. Di ba? Mm-hmm. Oh, yun lang ang pagkakaiba talaga. Hindi yun lang pagkakaiba talaga, malaki pagkakaiba. Malaki talaga pagkakaiba. Ay, kapag nagigipit din po, talagang gipit eh. Wala rin naman talaga malapitan eh. Sabi nyo lang yun kasi siyempre hindi mo masasabihin sa amin na talagang sinasabi ko kasi malaki pong bayaran ko sa truck, 180,000 monthly. Makita nyo, 180,000 monthly. Okay. So ilan yung truck nyo, nai-handle nyo. So ibig sabihin, malaki pumapasok. Minsan po hindi naman nakakabiyahe, alam nyo naman sa atin parating tag-ulan, minsan may holiday. Pag ngayon, sino nagpupuno ng bulsa? Siyempre, hindi mo naman papasokin yung isang tracking kung hindi mo na pag-aralan kung paano magpaikot-ikot, di ba? Kasi kung hindi mo na pag-aralan yan. Yung sarili ko, bakit ko napasukan yun kung kailang single mom na ako? Andiyan na si Sir. Andiyan na si Sir, hindi ka na single mom. Mahirap DJ, awayin tayo ng mga anak niya. Malalaki na anak niya. Ay, hindi, mga anak ko, open-minded. Hindi sila yung porket na mata yung papa nila eh. Ano, hindi. Yung mga anak ko, ano sila, kung saan ka maligaya dun ka, yun ang sabi sa akin ng mga anak. Hindi sila yung wag, ganito, ganyan. Ang akin lang, kung halimbawa mayroon man ako may iibigin, una niyang ibigin yung mga anak ko. Siyempre, sabi nga nila, pag gumusto kasi sa single mom, ang una mong mamahalin anak, ang una mong kukunin ang attention anak bago yung ina. Oo, kasi... Diba? Tsaka package deal talaga yan. Pag pumasok ka sa buhay na isang single mom, package deal yan. Marespeto yung mga anak ko sa totoo lang, lalo na yung mga panganay ko. Hindi mo siya mariringgan ng ibang mga salita. Napakabait. Napakabait ang mga anak ko. Sana makatagpo kayo ng lalaking talagang nararapat din sa inyo, ma'am. Sana nga. Diba? Na i-handle yung mga kabuhayan pinaghirapan niyo na maayos.
sana nga ganun yung ano yung makaka yung makatulong yung tulong sa ano sa lahat na ano. Oh, siyempre, bilang partner kailangan talaga tulungan. Mm-mm. Di ba? Mahirap naman yung ikaw lang tapos yung partner mo pababayaan mo. Hindi naman maganda yan, di ba? Kaya mo nga partner kaya, di ba? Di ba? Mm-hmm. Hindi matatawag na partner kung hindi kayo magtutulungan, di ba? Kailangan respeto. Hmm, kasi kailangan talaga yun, lalo na sa bilang bilang partner mo, respeto bilang isang tao, respeto bilang isang partner. Pag nawala yung isa doon, windang na ang relasyon. Windang na ang relasyon. Mm-hmm. Mm-hmm. Napag-aralan ko sa asawa ko yung respeto. Kasi pag may respeto pati sa tao, package na yun eh. Mm-hmm. Nandun na lahat. Kasi kailangan talaga, importante yan, irespeto mo yung partner mo bilang isang tao. Pag nawala yun, windang talaga ang relasyon. Totoo. Mawiwindang talaga. Tsaka, konting diferensya dapat pinag-uusapan kagad, hindi na pinalalan. Oh. Hmm. Importante po talaga yung pag-uusap, lalong-lalo na kapag may problema. Araw-araw kailangan pinag-uusapan lahat kung ano man. Kasi tayo naman tao, akala natin kasi tama yung ginagawa natin. Kasi maiisip mo, mali ba itong ginagawa ko? Tama ba ito? So, ibang tao din ang makakapansin sa iyo. So, dapat tumanggap ka din ng payo. Advice ba sa iba? Hindi po kita maedad ka na, alam mo tama lang yung ginagawa mo. Hindi rin naman. Lahat naman tayo, hindi naman tayo perfecto. So, dapat tumatanggap din tayo ng advice. Lalo-lalo na sa partner mo, kailangan kung halimbawa minapansin siya sa'yo, pakinggan mo yung sinasabi niya para maging smooth ang relasyon, di ba? Tama. Tsaka, ibababa natin ang pride. Yan ang isang mahalaga. Pag medyo mataas ang pride, talaga hindi kayo magkakasundo. Never. Hindi, siyempre, alam mo kasi, ang mga babae kasi, ano yan eh, yung pag nagagalit, talagang mataas yan. Pero pag ano, pagkatapos nun, kakalma din yan eh. Kakalma din. May nakalma kagad, pero may nakalma ng, baga hindi kasi para-paras, tingnan mo nga daliri natin, di ba, hindi pantay-pantay. So, hindi natin masasabi para-paras sa ugali ng tao. Meron kasing tao na madaling pakalmahin, madaling patawanin kahit na nagkagalit kayo. Meron namang bumibilang ng araw bago manumbalik yung kanyang, kumbaga sa kone, init ng ulo, mawala. Meron ganun mga tao. Ay, nasa lalaki mo po yun. Siguro wala rin sa lalaki. Nasa, parehas din. Babae at lalaki may mga ganong ugali eh. Na hindi mo kagad maiplease pag nagagalit. Di ba? Kahit na anong suyo mo, babaliwalain. So, meron kasing taong ganong mahirap iplease. Ayaw pakinggan yung paliwanag mo. Ako naman ang ugali ko, hindi naman yung agad-agad ako nagagalit eh. Halimbawa, kasi ako nagbibilang ako hanggang 10 eh. Mm-hmm. Ugali ko. Halimbawa ngayon may mga nangyari na ano, hindi ko gusto. Palalagpasin ko lang. Pero pag hanggang sa napuno ko, saka pa lang ako magsasalita. Pero pag ako nagsalita, 'yun makinig ka dahil kasi 'yun, ganun ang ugali ko eh. Hindi ako yung basta-basta nagagalit. Mm-hmm. Bibilang ako hanggang 10 na ano para makalma. Pakalma lang muna. Ganun ako. Ang ako naman, ang ugali ko naman, halimbawa, may sama ako ng loob. Hindi na ako nagsasalita. Hindi na ako na-emit. Sinasarili ko na lang. Kasi naisip ko baka mali yung, baka makasakit ako ng sa salita. Baka masaktan ko sa salita. So, kaya hindi na lang ako na-emit. Hinahayaan ko na lang. Tapos pag inulit,
uli, oh, okay pa rin. Sa patatlo at ganun pa rin. Sakala ako magsasabi lang maayos sa kanya. Kasi kung kakausapin mo siya ng medyo high pitch ka kagad, hindi kayo magkakaintindihan. Kailangan talaga malumanan pag-uusap niyo. Kumbaga sa kung parang gagawin mo siyang parang bata rin, hindi diplomasya mo. Tama. Di ba? Hindi mo naman makukuha sa init ng ulo yan eh. Hindi rin mo kayo magkakaintindihan, di ba? Lalo't babae, lalo't partner mo. Gagawin mo siyang parang bata, i-baby mo siya. So kailangan, diplomasya mo. Diplomasya ano po kailangan. Ano pong vision ninyo? Naniligaryo po ba kayo? Umiinom? Nagsusagal? O ano? Ang bisyo ko lang ay sigarilyo. Inom, hindi. Nagsusugal, hindi. Wala. Sigarilyo lang talaga. Pag nakahitit ng dalawang stick, okay na. Lalo't nag-iisip, lipad na. Okay na yan. Yun lang ang bisyo ko. Pagka ang bisyo ko rin naman, pag nagtatrabaho, bahay trabaho lang ako. Bahay trabaho. Okay. Hindi ako yung nanbaba, yayakagin ng mga barkada na kita tayo, hindi naman, ako na mismo nagawa ng dahilan. Kasi mas gusto ko ang kasama ko ang pamilya ko, lalo't araw ng Linggo, mas gusto kong sila ang kasama ko pamamasyal. Di ba? Mas maganda yung kaysa yung barkada mo. Wala ka lang makukuha sa barkada mo. Di ba? Ano makukuha mo doon, di ba? Oo, walang makukuha doon kahit kailan. Kahit anong bata-bata pa ako, ganun na ako. Siguro marami na kayong ipon, ano? Ipon sa banga. Wala akong ipon. Ako talaga walang ipon. Ay, Diyos ko, Lord. Mahirap mag-ipon, puro resibo. Ang mahalaga lang sa akin, meron naman sariling bahay at lupa na so nakain naman, hindi naman nasala na tatlong araw isang bisang pagkain. So okay na ako doon. Masaya na ako lang. Pero yung mga gusto kong mabili, nabibili din naman, pero yung gusto ko pang bilhin, siyempre kailangan natin paglaanan ng panahon bago natin mabili. Pero yung mga pangkaraniwang na nabibili din naman. Yung pangkaraniwang nakakain ng mayaman, siguro nakain ko na rin. Pareho lang yun. Kapag namalengke ka, pareho lang yun. Diba? May sasakyan ng mayaman. Kaya nga lang, hindi gano'n ka. Hindi lang ka gano'n ang brand ng sasakyan. Pero may sasakyan din naman. Kasi may naiwan ako sasakyan sa Pilipinas. Ano po sasakyan ninyo? Yung van. Importante yung sasakyan ah. Oh, basta importante may sasakyan kahit bitik eh. Bitikleta. Bitikleta. Sasakyan din yun. Sige. Ako nga wala eh. Oh, ano yung ginagawa ng homo mo? Yung mga dump truck mo sasakyan yun, di ba? Alalaki nga nun eh. Okay, sige. Meron na po naka-standby sa may linya susunod. Maraming salamat po sa inyo. No? Sige, maraming din salamat na, Mr. DJ, okay. Sa opportunity, sa oras na itinigay mo sa amin. Maraming salamat din, ma'am. Nice meeting you, ma'am. Sige, connected po kayo. Pwede po ninyo pagpatuloy. Thank you so much. Wanted. DJ. Sweetheart. 29 minutes down the hour of 9 o'clock. Oras sa may Pilipinas. Wanted Sweetheart. Live ngayon pong gabi ng Wanted Sweetheart. Wednesday, January 17, 2024. Ito na po sa may linya susunod. Si Miko at saka si Jessica. Wanted Sweetheart.
Hello sa iyo, Joliet Sakurada. Maraming salamat po. Thank you. Signal ni ma'am, no, naglalag. Wanted, sweetheart. Wanted, opo. Sweetheart. Sir, problema po tayo, medyo madilim, no. Harap po kayo sa may maliwanag, sir, sa ilaw. Sa ilaw, kung saan po yung ilaw, dun po kayo humarap. Opo, no. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ma'am Jessica, magandang gabi. Saan po kayo ngayon, ma'am? Lugar po ninyo? Sa ano po, sir? Delay ang boses, no? Problema po talaga. Balikan ko po kayo pag ready na si sir, no? Kasi hindi pa nakapwesto yung cellphone. Nanay Pearl, pasuyo po muna. Pakiayos. Pwesto po muna, no? Para shoot na. Mahirap po kasi ma-shoot kung hindi nakapwesto. Thirty-one minutes after nine ang gabi. Nakapesto na, manager? Okay. Sige, dapat nakatuon talaga, ha? Pag hindi nakatuon, mahirap i-shoot sa camera, di ba? Okay na, sige. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Okay, sige. Ma'am Jessica, saan po kayo ulit, ma'am? Ay, delay po yung busis ni ma'am. May na-signal. I-drop call nyo po muna, no? Tatawagan ko po kayo ulit. I-cancel nyo po muna pareho, no, sir, ma'am? Opo, tatawagan ko po kayo ulit, no? Para ma-refresh yung line ninyo. Ito, uhubog si sir. Okay. Ma'am Jessica, magandang gabi ulit. O ba, pang ilan na doon? Teka lang, sino po yung, ano, pusnga ng pusnga? Sir, wag po ninyo singahan yung cellphone mo, yung mic mo. Ilayo po sa ilong, sir. Ipakilayo po, sir. Para hindi masakit. Ilayo nyo po, sir, yung mic, sir, sa bibig, sir. Sa ilong po ninyo. Para hindi po masakit sa tainga naming mga nakikinig. Distansya po, sir, yung mic, ha? Distansya po yung mic. Saan po kayo ngayon, Ma'am Jessica? Congratulations. Saan? Saan po yun? Delay po talaga ang busis mo, no? May na-signal. Opo. Saan? Saan po, ma'am? Wala po kayong headset, ma'am? Headset na may cord? Wala po. Oh, yan. Lakas-lakasan nyo po na lang po yung busis mo. Sir, dapat po pareho po kayo kalaki ni ma'am. Nakita mo si ma'am? You know, yung ano niya, yung fit niya sa camera. Yan, para makita po kayo sa live, hindi po kayo kita, sir, eh. Oh. Sige po, babaulin lang po yung mic, sir, para hindi po maingay sa amin, sir, mga viewers, mga listeners, sir. Babaan nyo lang po yung mic. Saan po ba kayo ngayon, sir? Mindanao. Mindanao. Hindi po kayo nakainom, sir? Ay, hindi po. Ah, okay. Ayun, no? Para klaro. Wala pong asawa, sir, ha? Girlfriend ngayon? Wala po. Oo. Ma'am Jessica... Ma'am Jessica, may boyfriend, asawa, wala? Wala po. Okay, sige. Isagad niyo yung ulo, sir, kasi ulo lang po talaga yung nakikita. Kumbaga, tuktok lang yung nakikita namin, eh. Ulo-ulo lang po muna, wag na po isama yung katawan. Sige po, usap po kayong dalawa. Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ay, kala ko hindi lasing. Ba't nawala po kayo, sir?
Ayaw niya ng ulo-ulo lang. Gusto niya buong katawan. Pag off-cam na, yun, pwede na po ninyo ipakita katawan. Pero pag during live, hanggang dito lang, ulo lang po muna. No? Ganon. Para mamukhaan po kayo ng mga ex nyo. Magkilala po kayo ng mga friend nyo. No? Ganon. Kasi pag buong katawan talaga ninyo, no, hindi blurred, no, hindi makita ng buo sa live. Ganon. Ma'am, tawagan po natin ulit si sir. Ano pong nangyari doon? I-cancel nyo po yung tawag. Tatawagan natin ulit. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hindi pa nga umiinit. Nakita ko lang kasi may nag-comment na mukhang lasing si sir. Kaya sinabi ko. Sino nag-comment? Sino nag-comment? Binasa ko lang kasi ikaw sa Larena. Ikaw nagsabing lasing siya, hindi ako. Ang bait ng tao, tapos sabihin nyo umiinom. Ayun na. Ba't nawala po kayo, sir? Napindot lang siguro, sir. Ah, napindot? O ano? O sige na. O isagad po. Yung cancel? Sige, isagad mo yung... Isagad mo yung ulo, sir, sa screen, sir. Kasi hindi po kayo kita, oh. Yan. Okay, yan. Ganyan. Huwag mo na igalaw, ha? O sige. Ipasok ulit. Pasok ulit. Wanted. Sweetheart. Sweet. Hello, madam. Hello po. Pero saan po kayo? Hello po? Hello po? Ma'am, hindi po namin rinig, ma'am. Iangat nyo po yung pet, ma'am, para pag nakaangat yung pet, makapasok po, ma'am. Doon sa microphone mo sa puwet banda ng cellphone, 'di ba? Doon yung mic. May butas po 'yan diyan, ma'am. 'Yun po yung mic niya. Para makapasok po yung boses mo doon para marinig po namin. Dito. Yan. Hello po. Sibo. Sibo. Ah, Sibo. Layo po. Mindanao po ako. Sultan Kudarat. Pero wala naman sa marami sa pag-ibig. Tama. Ilang taon na po, sir? Ano po? Ilang taon na po kayo? Ilang taon na po? 40 po. Ah? Ako 30. Ano po? 29 po ako. Ah, 1 year pala yung gap. Ang problema lang galing po, ang layo mo. Okay lang, lapit lang. Nasa Bisaya si ma'am, ikaw nasa Mindanao. Yung iba nga naghahanap ng boyfriend, afam sa ibang bansa galing. Opo. Sir? Ma'am? Ah, opo. Ilan? Sa asawa ho. Sa asawa ho. May anak ako. Pero ako wala akong anak. Ilan? Dalawa po. Tag-isa kami. Nag-happy. So, hindi mo ko tumawin ilan anak ko? Magtatawang sana ho, kaso lang inunahan mo ako. Ano siya po? Ilang taong, ay ilang anak na ho? 5 lang po. Lima lang ha? Isa lang ginawa mong 6 para may reserve na kwan. Joke lang. Pang-6 sa iyo, sir? Pag magkatuluyan kayo, siyempre magkaroon kayo ng anak. Tama, DG. Madam? Kung magkaanak po tayo, kufimit. Aha, kufimit. Kufimit po ang resort. Single ka, madam? O he ay single, ma'am? Or widow na? Single, ma'am.
Okay po. Nasa ikaw? Sa'yo lahat yung limang po? Ano po? Wala na po, anak. Saan yung asawa mo? Nasa abroad na po. Doon na nag-a-stay. Nag-abroad? Opo. Ang matapos ka hinap ng iba? Ha? Tapos naghanap ng iba. Doon nakatira, hindi sir? Pa. Hindi naman ako. Anong bansa po ba yun, sir? Doon na lang siya nakatira. Saan bansa po siya nakatira? Di. Sa Kuwait, Dubai. Sa Kuwait? Doon na nakatira sa Kuwait? Dubai. Ah, Dubai. Opo. Ganun. Huwag nyo iihipan yung hangin. Oh, hangin. Yung mic, sir, ng hangin. Ibaba nyo po yung okay, mic, sir. Ibaba nyo po. Kasi makatatago sa amin yung hangin budget. So, sa tainga namin sa utak. Ganun. Magkaroon kami ng hangin yan. Opo. Okay po. Ganun pa. Just kidding. Anong trabaho nyo po ngayon, sir? Ah, farmer lang ako, madam. Marangal lang po. Po? Marangal po yung farmer? Marangal talaga po, marangal yung farmer. Pag walang farmer, walang makakahal yung mga tao ng biya. Wala tayong makahal. Po? Wala talaga tayong makain pag walang farmer. Tama po. Kaso mura kwan, mahina yung harvest ngayon. Wow. Malang palay pero ang harvest mahina. Nawala na, sir. Ulo. O, yung ulo mo wala na. Ayan. Sige, isagad mo, isagad mo yung ulo. Oh. Mas maganda yung hinihilang DJ. Joke lang. Pa, sir. Madam? Magtanong ka pa. Oh. Okay po, madam. Kaso lang, sobrang layo po kasi, madam, eh. Interesado ako po. Kaso lang, sobrang layo mo kasi. DJ? Sabi ko nga po, yung iba, gusto nila nasa abroad o yung ibang lahi. Oo. Yung masyuta nila, maasawa. Eh, si ma'am nasa Visayas lang, ikaw Mindanao. Lapit po niyan. Yung iba, afam ngayon, gusto nilang maasawa. Ang layo, eh. Kayo na dito lang sa Pilipinas, eh, nalayuan ka na sa Visayas lang si ma'am mo. Sa Mindanao, ma'am, no? Ikaw Mindanao, si Sir sa... Cebu po kayo, ma'am. Cebu ka. O, tapos si Sir sa Mindanao. Ako yung Mindanao. Okay. Lapit lang po yan, ah. Oo. Tama po. Walang malalim sa pag-ibig. Tama. Mukhang apam ka naman, Sir, eh. Ano, DJ? Mukhang apam ka naman, sabi ko. Sabi ka naman? Taga-apampanga. Joke lang. Wait lang, madami. Eh, pasok lang ako kayo. May nakasisignal. Pili, DJ? Saan ka papasok, sir? Sa puso ni ma'am? Sa puso balang araw. Pero papasok ako eh, kasi sa wifi pa kasi nandun sa loob. Sige ah, pasok mo ah. Wow, with sounds ah. Grabe yung kalabog ba? Ha? Tug-tug.
Ganda ng pintuan yung sira, automatic ka. Ah, wala na. Ayan, nakaupo ka na ng maayos. Ayan, isagad mo na yung ulo, sir. Total, nakaupo ka na. Ayan, sige. Ayan. Dandaan lang, sir, eh. Eh mahirap kung masagad, baka masaktan. Hello, madam. Kapitbahay na. Hello, madam? Kapitbahay po namin. Wow. Bakit magmarites? Hindi po. Dumating. Ah, oh. Akala ko magmarites. Ay, tako nang madam. Ilang years ka na hiwalay? Ano po? Ilang years ka na hiwalay? 1 year po. Ah. Ikaw po? CB, yes na. Ang bilis mo naman nakamabot kung 1 year. Pasok muna ako, sir. Papasok ka. Okay po. Papasok ka na rin, ma'am. Di, sa loob. Nasa po kasi ako. Sige lang, sir. Sige lang, sir. Okay po. Pagkasin ako, sir. Mag-disturbo. Ah, sige lang. Okay lang, okay lang. Wala na. Disturbo yung ano. Disturb yung anak ko po, sir. Okay lang, madam. Sige, sir. Eh, mas lalo. Karoon ka pa. Mas lalo na kung makapasok ako sa iyo, mas disturb ako eh. Hindi naman, sir. Hindi lang disturb. Disturb. Ah, sige, madam. Hey, DJ, samat. Joke sa time. Paano na? Ah. Ano? DJ? Apo? Joke lang po. Joke lang daw, sir. Joker pala si mami. Aw! Joke lang, madam. Joker pala siya. Hindi ako nagtampo, madam. Eh, tampo. Alam mo naman basta... Hindi naman magtampo. Alam mo naman yung lalaki. Ladies first. Ang tagal mong dumating. Yes, isa mo. Anak ko dumating. So, why not, madam? No problems. Ano po? Walang problema, madam, pag dumating yung baby natin. Baby ka dyan. Bakit? Bago. Nag-usap pa lang tayo, baby na pinagsasabi mo. Sabi po, dumating yung anak mo. It's mean, baby natin. Di ba, DJ? Sana, oh. Yung anak ko dumating. Galing sa school. Ganitong oras? Galing sa school pa? Anong what time na? Baka pang gabi. Ah? Mm-hmm. Baka work ko is urgent? Baka regular class, tapos may ka-date siyempre. Work ko is urgent, sure, DJ. Ano, madam? Wag na natin pag-usapan yung anak ko na dumating. Okay. Ang istorya natin about sa atin. Yan. It's okay lang sa'yo. Anong okay po? Okay. Na nag-usap tayo. Pasalamat okay. Natin kay DJ. Okay lang yan. Usap lang naman yan. Okay. Pero DJ, pa. Sa account, pwede maghingi? Sa kanya, hindi? Pwede. Or personal? Sa kanya, hingin mo yung account niya. Siyempre, account niya po yan. No? Para maibigay niya niya sa'yo. Para connected kayo. Ganon. Yung Facebook. Pero dito ngayon, connected pa rin kayo. Kahit
ano po, tapos din yung mag-live, no? Tapos po kayo i-ere. Tuloy-tuloy pa rin yan. Connected na rin kayo sa isa't isa. Oo. Ah, kahit mga cut-off itong call, tawag DJ? Oo. Kahit putol na po yung pag-uusap ninyo sa live, tuloy-tuloy pa rin pag-uusap ninyo kasi konektado pa rin kayo sa isa't isa. Ganun. Aha. Opo. Wow. Wow talaga. As in. Kasi talagang hindi ka na bibitawan ni ma'am kasi napamahal na yung mga, namahal mo na yung mga anak niya, di ba? Baby na nga tawag mo eh. So yun lang naman hanap ni girl sa isang lalaki, yung kayang tanggapin yung mga anak, di ba ma'am? Oh. Ayun. Master. Yes. Nakuha mo sir yung giliti ni ma'am. Na tumpak. Yun ang gusto niya. Kaya pasado ka na talaga sir. Hindi ka na talaga bibitawan yan. 105% o 100%? 101%. Yung butal lang yung sayo. Importante, mabait, walang bisyo, hindi umiinom. Yes sir, tama sir. May bisyo. Oo. I'm sorry, may bisyo. Anong bisyo sir? Mag-service. Ha? Anong klaseng bisyo? Hindi ka naman umiinom. Oh. Anong may bisyo? Inom. Pag may okasyon, ganun. Ay, ganun. Ngayon ba may okasyon po kayo dyan sir? Wala. Wala po. Ah, so busy lang po sa farm. Ah, oh, ibig sabihin wala po kayong hindi po kayo nakainom ngayon, no. Ay, hindi po. Ayun. Ah, pagod lang sa farm. Oo. Kasi nagapakwan kami. Pakwan. Oh, magsasummer na kasi, no. Opo. Oo. 3 months na nga. Ay, 3 months, 3 weeks harvest na. Wow. Bilis ah. Kahapon lang yung tinanay, harvest na kaagad. Hindi naman, grabe. Oh. Babae po yung bisyo niya, sir. Ano, madam? Babae po yung bisyo niya. Nag-single dad nga, nagbabae pa. Alam mo, lalaki yung hanapin mo. Ano, madam? Alam mo naman yung hanapin mo lalaki, di ba babae? Ma'am, maingay po yung pipapig ng anak mo, ma'am. Pakibawas po ng volume. TV. Alam ko yung TV, sir. Ay, wag. Kawawa na may mga anak ninyo mamaya. Sir, kawawa na may anak mo, no? Kung patayin ni ma'am yung TV. Tama, sir. DJ. Yung TV sir, yung malakas. Ayun nga lang. Po. Hello madam, ano yung sabi mo? Bisyo ko, babae? Alam nga naman po lalaki yung bisyo nyo. Di ba rin hanap kayo ng babae? Di bisyo yung babae? Di yung bisyo nyo babae, hindi lalaki. Iba yung bisyo, iba yung kwan. Yung hinahanap kami na lalaki, babae, na makakasama habang buhay. Joke lang yun, sir. Iba yung si... Joke. Ano, madam? Joke lang po. Patawa ba? Patawa. Ay, iba? Pangit kasi yung pagka-joke na yung lalaki, pagsabihan yung bisyo niya, babae... Pangit. Pakinggan. Oh, sorry. Yung mas mabuti pa sinabi mo ng babae, no? Mas okay-okay pa. Isa bisyo babae, no? Opo. Oh, kasi bisyo yung lalaki babae. Mas mabaganda pa pakinggan yung babae, no? Kasi yung babae. Ayun. Kaya sa inyo. Kasi pag bisyo ng lalaki, pambabae, ma'am. Oo. Pag bisyo na talaga yung pambabae, mamulubi yung lalaki. Tapos sira ang pang pamilya. Oo. Pero yung babae, pag mang lalaki yung babae, magkapira pa yung babae. No? Pero masapan pa. Grabe ka naman, sir. Yeah. Yung sabi nga nila, pag may babae, mang lalaki,
magkakapira yung babae. Pero pag ang lalaki ng babae, mamulubi yung lalaki, masira pang pamilya. Mamulubi yung lalaki. Sa kadatong-datong. Hindi ako magpaligo-ligo na, madam. Seryoso ako. Seryoso ka din. Di ba, DJ? Seryoso ako. Seryoso, ma'am. Hindi na lang papaligo-ligo si sir. Sir. Hindi ako lasing, sir. DJ, hindi ako lasing. Ako yung nalalasing eh. Huwag ka mag utal-utal. Nalasing kasi ako. Ang dami kong inom na... alcohol. Hindi ka makatingin sa akin. Ano, madam? Para ka lasing, hindi ka makatingin sa akin. Di nakatingin nga ako. Di lasing yan. Paano ako makatingin sa'yo? Kasi yung mata mo naka may sombrero ka. Makatingin sa'yo yung noo ko. Nakakahiya. Ha? Yung noo ko malaki. Yung malaking... Mas maganda nga yung malaking noo. Pag sabi ng matanda daw, pag malaking noo, bright daw. Bright. Bright. Di ba, DJ? Oo. Bright. Bright. Bright, sir, pag malaking noo, bright, ganon. Oo daw. Eh, paano yung kalukuhan? Paano yung kalbo? Ha? Oo nga. Ano, sir? Wala po, wala. Yung kalbo, wala nang pag-asa. Lumbak ka buhok. Hello, madam, seriously. What? Seriously, pakitingin yung kwan mo, yung pakialis yung buhok mo. Buka? Ay, yung buhok mo, yung sombrero pala. Sabi ko. Sabi ko, lasing talaga eh. Ako eh. Hindi ako lasing. Grabe naman. O, saan naman na mapunta yun? Sabi mo, tanggalin yung buhok. Baka gupitin niya. Kukuha ng gunting. Yung isa nagkakalon. Yung isa ay. Ayun na. Yun na. Ginupit na talaga, sir. Ha? Ginupit na talaga. Alis mo, madam. Nakaya. What? Anong problema kung parang bula nagbalibol? Grabe naman si madam. Marami kong bakwan, sir. Pagandaan. Madam? Marami kong bakwan. Parandaan. Walang problema yung nagadaan, madam. Basta hindi ka lang mapanggaan, walang problema yan. Nakakahiya. Ba't ka nakakahiya? Yung noo ko. So, anong problema yung noo? Parang saan? Hindi man dyan ako papasok. Saan ka papasok? Saan ka papasok? Hindi sa noo. Hindi ba doon sa noo? Oh, bakit na eh, patigan? Ang pangit kasi. Walang pangit. Depende sa tao yan kung mapintas o hindi. Ipakita mo yung katotohanan talaga. Kung lion ba o buffalo, why not? Yung noo ko, alaki. Ha? Yun. Pinakita mo naman pala, madam. Parang milod na. Okay na. Anong problema? Pasado, sir. Pwede, no? Pwede. Dito ka magtingin, madam. Dito ka magtaman mido mo. Kasi ang kasama mo dyan sa likod, kilala mo na yan. Ako, hindi pa. Okay, sir. Madam? Wait, sir. Uy! Hinahin yung buhok ko. Magalit pa ako, ah. Joe.
Basta maingay yung sa likod mo, madam, ayaw pa nila ka na mag-asawa pa siguro. Basta maingay sa likod mo, ayaw pa nila siguro na mag-asawa ka pa. Ano sila, may pinag-usapan sila. E paano yan, madam, kung magkasama tayo, di may sobrang ingay na. Oo, then baka na ko rin sobrang ingay na. Tapos dalawa sa'yo. Hindi, kung matulog na tayo, eh baka may story mo tayo. May storbo? Opo. Hindi naman, may storbo. Ako? Kailangan may sarili ng kwarto. Ah, ganun. Tama. Oh, ang mga kulgit daw. Ano pa? Sir, parang nalalasing na talaga ako. Di ko na kayanin ng ingay. I-off cam ko na kayong dalawa. Sir. Opo. Okay, sir. Kasi parang lasing ka naman. Lasing hindi ako lasing, sir. Oh, hindi. Ganito lang yung boses ko. Oh, sige. Thank you. Maraming salamat. Okay. Sige, DJ. Salamat. Salamat. Sige, DJ. Sabi sa inyo, hindi sa lasing eh. Hindi lasing yun. Two minutes after 10, oras dito sa May Pilipinas. Hello kay Fefo Kasawa. Good evening. Happy Wednesday. Ito po, sa sunod si Justine Joy. Pagkatapos si Rose. Wanted, sweetheart. Pasoyo, pwesto na ng kamera. Opo, pwesto niyo po muna kamera na yung video ninyo para maayos natin yung audio. Pwesto po yung kamera na hindi gagalaw po. Ma'am, malikot po masyado, hindi ma-shoot, ma'am. Huwag po hawakan, hayaan mong nakatayo ang cellphone. Yes, dapat hayaan lang na nakatayo, di ba? Hayaan lang. Lang. Parang nagsisiga si sir dyan, may umuusok. Sir, hindi pa kayo klaro, sir. Kasi yung ulo mo naka, sa baba, nakatingin. Yung cellphone po dapat pantay sa inyo. Yan, ganun. Ha? Okay, sige. Ma'am, harap po kayo sa maliwanag, ma'am. Maliwanag po yung ulo mo, hindi kakita. Against po kayo sa light. Dapat dun po kayo humarap sa maliwanag. Kung saan po yung maliwanag, doon po kayo humarap, ma'am. Maliwanag po yung likod mo, against po kayo sa light. Hindi klaro ang beauty mo. Hindi niya ako narinig. Sige. Ilapit po yung cellphone sa inyo, ma'am, para makafocus ang camera. Para hindi po kayo lumabo. Ilapit po. Kung maaari lang, palit ka ng pwesto. Yung maliwanag, yung likod mo. Pwede kaya i-off mo yung ilaw sa likod para hindi against sa light. Naka-attach. Kunin mo yung ilaw, bunutin. Sige pa. Wala po kayong asawa ngayon, Ma'am Rose? Saan po kayo ngayon, ma'am? Dito po kami sa Alabang. Sa Alabang. Okay. So, walang asawa, boyfriend ha? Wala po. Ikaw? Wala na po. Limang taon na po. Oh, tagal na. No? Justin, sir, saan po kayo ngayon? Bulacan, sir. Nasa Bulacan at saka sa Alabang. Sige. Pwedeng magkita. Sa Alabang? Mm-hmm. Sige. Usap po kayong dalawa. Wanted. Sa Alabang ka po mo. Sweetheart. Sabi ko, nasa Alabang ka ba ngayon? Hello po. Good evening. Opo. Ilan na po anak mo? Ikaw po. Ikaw, sir. Saan ka? Bukaway, Bulacan.
Malapit lang, wala, diba? Wala ka asawa? Wala po. Wala ka asawa? Mayroon. Mayroon. Ah, nang tayo kayo, wala? Ko, ano kasi 2018 eh. In 2018? Hmm, 2018. Saka 2024 na ngayon, diba? Isa akong anak, pero... Isa yung anak na, isang anak ng asawa ko dati, pero paano siya mag-17 ngayong April. Hmm. Ikaw po, ilan anak? Isang anak niyo? Opo. Tatlo na. Tatlo anak mo? Tatlo. Kaso, baka, ano na, baka, malalaki na sila. Ako, baka madalas yung brand out doon sa inyo, no? Hindi. Ano, 18 years old na yung panganay ko. Mm, ilan taong ka na ngayon? 39. Mm, 37 ako. Okay lang ba sa iyo? Opo. Matanda pala ako sa 2 taon. Ha? Kung? Pwede naman hatiin natin yung 2 taon, tigisap tayo. Oh, tigisaan tayo para hindi naman unfair, di ba? Eh, nag-work ka pa dyan? Mm-mm, kanila lang dito. Parang ako ano eh, Tagaytay. Eh, saan ang province mo? Sa Iloilo. Iloilo ako, Bicol ako. Ilongga, Ilongga ito. Yung nga, kababayan mo si DJ. Ah, taga Iloilo din ako si DJ. Ilonggo din. Kasi Ilongga ka eh. Ikaw, taga Bulacan ka? Bicol ako. Ah, taga Bicol. Pero nasa Bulacan ka ngayon? Hmm, may 15 years na ako dito. Paikot-ikot lang. Anong trabaho mo? Hindi maintindihan kasi hula around eh. Hindi kasama na ako. Hula around, hindi kasama na ako. Trabaho all around. Hmm, construction. Yeah. Ah, okay. Hmm. Okay lang ba sa'yo yan? Yung mga ganun trabaho? Dati doon din ako sa Tagaytay galing eh, construction din. Bakit pumasok ang construction? Ano, grouter. Ah, grouter. Dati. Hmm. Ba't hindi mag-timekeeper? Para okay ang trabaho mo. Ano po? Bakit hindi ka nag-timekeeper para maganda ang trabaho mo? Ay, wala. Ano ako eh, galing ako, ano, na ako, galing ito ang bansa dati. Ang ibig sabihin, kung ang ganap pala, ibang bansa na? Dati pa yun, pero nagpahinga muna. Pahinga tapos ngayon, nagtrabaho ulit? Anong pahinga yun? Hindi, hindi po yun, hindi ako magtrabaho eh, kasi ako lang mag-ano sa mga anak ko eh. Sabi mo yung lalaki na, ilang taon na ba yung panganay mo? 18, ano na, grade 12, ng college na next year. Hmm, ay yung bunso mo? Ano na siya, 11. Pwede na nga pala, no? Mag-asawa, 21 years old pa lang ako mag-asawa. Namit. Okay na yan, ako nga eh. Ganun din. Ilang taon na yung panganay mo? Panganay mo, panganay sa kabunso lang yan. Isa lang kasi yan eh, kaya panganay bunso. Ah, yung 17 years old sabi mo? Magsa-17 ngayon, ngayon April. Okay. Yan, ano pala pangalan mo? Yung pangalan mo? Justin Joy. Justin Joy, pangalan mo ng asawa mo yung Joy. Hmm. Justin sa'yo. Hindi. Yeah. Baka, baka pangalan ng anak niya yan, sir, Justin Joy? Hindi. Jomar. Ha? Jomar po, sir. Jomar yung pangalan mo? Anak ko, Jomar. Ah. Anak ko sa pagkabinata yun. Ay, ganon. Alam mo ba, last week kasi may sumali dito, taga Bulacan din yun, sir. Kapitbahay ko. Tapos, nung after ng live, umuwi ako, dinaanan ko doon yung na trabaho niya. Nung pagdaan ko doon, hinanap ko yung pangalan niya. Sabi ko kung saan po ba yung nag-join kanina ba. Oo, yung mga nagtitinda ng tiles. Tapos iba ang lumabas, sir. Iba ang lumabas. Ano po pangalan nun? Nakalimutan ko.
ginamit yung pangalan niya. Iba yung sinabi niya dito sa live, yung pangalan ng kasamahan niya. Nagtatago siya sa tunay niyang pangalan. Yung pangalan ng kasama niya, yun yung ginamit niya dito sa live. Tama din ako eh. May mga sumasabi. Anong trabaho mo dyan ngayon, madam, sa Alabang? Ano po, tagaluto. Gusto mo lutoan kita? Bakit hindi? Kung gusto mo rin. Maganda yun. Masarap ba yung loto mo? Oo naman, ano po pa. Baka mas masarap na sa linoto mo. Ha? Ibang usapan na yun. Ano? Ibang usapan na yun. Hindi ah. Kasi siyempre, bago matikma yung linoto mo, ang linoto mo, dati dun sa, ano, sa Tagaytay, marami din kami kasama dun taga Bicol. Nagkaroon ka ba doon? Nagkaroon lang? Boyfriend. Patulong ulo ko, wala. Hindi na. Hindi, kasi siyempre, siyempre, ang tagal nyo na naghiwalay ng asawa mo, siyempre, impossible naman na hindi ka nagkaroon ng boyfriend. Natural lang, mag-boyfriend-boyfriend sa cellphone. Kaya nga. Simulan, hiwalay ka ng asawa mo, nakailang boyfriend ka na? Ay, hindi na mabili. Joke lang, charot. Hindi, kita naman sa itsura mo eh. Talaga, pwede hindi mabilang o pwede mabilang. Walang bibilangin. Bakit walang bibilangin? Ay, wala eh. Wala nga. Bakit hindi ka nag-friend? Wala, busy sa, kuan, sabi, busy sa work. Anong trabaho pala dyan all around? Hindi ano, pintor or... Sakop na namin yon. Kasi wala man kami dito, kuan. Parang kuan lang dito. Walang ibang trabahante. Kami lang. Sakop namin. Bahay yung trabaho, ano yun? Bahay? Mga residensya lang. Eh. Ma'am, pahiram mo na ng headset mo, ma'am. Pahiram mo na ng headset mo. Di ba Alabang ka lang? Opo. Eh, mamaya pag nag-offline tayo, baka pwede ba ako mamaya yung kwan? Baka pwede ba ma-friend? O, pwede, friend lang. Pero wala kasi kami hindi, oh. Friend lang eh. Dinuduktungan mo kasi agad eh. Kami bala ka kasi sir makipagkita. Inuunahan ka lang ni ma'am na wala siyang D.O. Friend lang naman. Kung walang magkita, wala. Ano daw? Wala pa kong 1 month dito sa Alabang. Hindi pa kung galing sa Tagaytay. Hindi naman ako nagtanong kung ilang months ka na dyan. Si palpal ka, mama. Hindi sa hali ako, ha. May pangalawa pa nga yan, eh. Ah, may pangalawa pa? Hindi, ako ang pangatlo. hindi ka ba pikunin? Ay, di naman. Ako pa, Diyo. Ito, mapipikon sa akin. Hindi ah. At iiyak ka. Napipikon lang ako pag binablock ako eh. Ayun lang. Hindi naman ibablock pag okay ang ano mo. Siyempre, hindi na ako makaganti eh. I-block mo rin sir. I-block mo rin sir. Para pag naman ikaw pag sir ka tapos i-block ka, di ba magpipikon ka kasi hindi ka na makaganti. I-block mo rin sir para pag in-unblock ka, naka-block pa rin siya. Ganun talaga nangyayari. Ah, siguro mami kang ano, mami kang kachat kaya ka binablock, di ba? Yun lang. Hindi naman sa ganyan. Siyempre, ranas ko na yung mga ganyan eh. Ito na yung ngayon yung asawa mo. Hindi ko alam kung nasa ibang bahay o nasa kapitbahay o patay na ano ba. Hindi ko alam eh. Okay, ikaw ang...
Baka ikaw ng kapitbahay. Hmm? Baka ikaw ng kapitbahay. Kung ako ng kapitbahay, di wala sa akin yung anak ko. Kasi iniwan niya sa akin isang taon pa lang. Diba? Ay, isang taon pa lang iniwan sa'yo? Opo. Birthday niya. Parang regalo niya lang sa akin yun. Sige. Tagal na pala. Tapos, at sa akin naman, yung mga anak ko na sa akin din, nandun din siya sa akin. Ayaw mo yan. May apat na tayo. Pwede mag-ipon. Oo, oh, pwede mag-ipon. Ayan mo. Mag-ipon na mag-ipon para dumami. Oo, oh, yun ang kasabihan eh. Lakat ka, maglakat ka mukhang magbuad. Kaya nga. Pero, malapit lang nga yung kuan eh. Talagang malapit lang yung Alabang. Ay, malayo ang Bulacan. Malapit lang yan pag ako nagbiyahe. Isang biyahe. Malayo yun. Alam ko yun, malayo ang Bulacan sa Alabang. Ilang? Ilang sakay lang yan. Isang sakay lang yan? Malapit lang yan. Pag ginusto, pero pag ayaw talaga, maraming dahilan eh. Mm. Oo. Pag yeah. Ayaw talaga, maraming. Pag gusto, maraming paraan, di ba? Kaya nga, tulad sa'yo, maraming dahilan. Wala pa nga maraming. Ayaw. Sabihin mo lang kung di mo type, ma'am. Hindi naman sa ganun dito. Aw, nano. Hindi naman ako maarte, just the Lord. Eh, mas maganda yung maarte. Para challenge ba? Hangit naman yung social, di ba? Kaya ako marati. Tama, pangit yung social, lalo nag-social na wala naman, no? So, ibig sabihin, may chance na magkita kayo, ma'am. Magka-tee off ka, pwede kayo magkita. Wala, gusto. Hmm, pwede naman. Kahit sagot ko, pwede naman tayo magkita, di ba? Hmm. Ito nga tayo nagkinala sa isa't isa, magkita agad. Hindi, alam nga naman sasabihin natin ngayon na mismo. Siyempre, di pa nang hindi yun eh. Kaya nga magkita kayo para makilala nyo ang isa't isa ng lubos eh. Diba? Lapit lang naman, Bukawi, Alabang. Kahit gusto nyo. Kahit gusto nyo, sa SM North na lang kayo makita o gitna. Kahit nga ngayon, nagpuntahan ka ni sir. Wala pang isang oras, nadyan na niyan si sir eh. Walang traffic oh. Mamaya pag natulog ako. Panaginip. Diyan din kasi ako kumuha ng passport ko sa Alabang. Sa Robinson. Bakit? Nag-ano ka ibang bansa? Nag-apply ka? Nag-apply kasi wala pa akong in-situ. In-situ yung hinihintay ko. Lineman. Malay pala rin ba? Kasi yung bayaw ko, kasi, ano eh, balikbayan sa Saudi. Kaya siya mismo nagpuan sa akin. Kasi ka wala pa akong in-situ. Nagpatrabaho dun. Malaki pang sa dito. Ano? Malaki yung trabaho dun sa Saudi kaysa dito, sabi ko. Iwan ko lang kasi hindi ko pa naman natatry eh. Kaso lang, magtiis lang dun, kain ng kubos. para sa akin, hindi ko naman kailangan mag-alis pa dito, nabubuhay naman ako dito. Wala naman ako ibang binubuhay, anak ko lang naman eh. Eh bakit sinabi ko ba, pag umalis ng ibang bansa, mamamatay? Hindi ko naman sinabi. Kaya nga eh, parang gumaganti ka eh. Naisama ko kanina, din nagdalawa na ako sa'yo. Okay lang. Okay lang yan. Kakaiya pa mamaya kaya, aw kuya, wag na pala kuya, inatanda pa pala ako sa'yo. Sorry. Weh. Tatatlohan kita pag nakita kita. Ay, pang-apa pa nga. Ano? Sa'yo, sa'kin pang-apa. Try natin. Oh, no problem. Marunong ka ba mag-ilonggo? Hindi. Naintindihan ko lang. Pero yung mga pagsalita ng gano'n, ewan ko lang. Ibisaya? Hmm? Marunong ka mag-ibisaya? Yan. Nagpara-ilongga ka dyan, paluin ka yan ni DJ ng lollipop niya. May lollipop dyan eh. Malaki lollipop niya, mampalo niya. No? Sabi ko,
mamahal si Gigi ng lollipop, ikakainin ko na lang yan pag ipapalo niya sa akin. Kaya yeah, nga, may lollipop yan, pampalo. Pag pinapanood ko yan. Pinapanood ko yan, may lollipop siya pampalo. Pero wala na, sir. Parang sarap nga. Kinain ko na po yun. Ay, kinain niya pala ni Gigi. Tapos may biberon pa yan. Kumakain nga ito na ano. Ayaw ko yan. Ito masarap na. Ayaw ko yan. Gusto ko ikaw eh. Pero mas masarap na siguro nito. Sobrang anghang, di ba? Ayaw ni sir. Nga, ayaw ko yan. Nung gusto ko ikaw. Ikaw nga daw, ma'am. Ayaw ni sir yan ko inin. Ikaw daw gusto. Pero ako nga ako. Hindi mo kaya ako kainin. Sobrang anghang. Hindi kasi ako sa Spicy food. Hindi na. Hindi pa nasubukan na mahanghang o ano. Baka matamis ba? Sweet and sour. Ang pagmahal. Baka matamis. Ayan. Ayan. Mamaya pag-apply natin. Baka pwede kayo tayo prenda. Ay, no problem. Ayan na. Kung pwede lang naman, pero pag ayaw, di, wala nang problema. Ay, okay lang yan sa akin mag-friend-friend, basta ano lang, hindi lang. Ayaw ko kasi sa maliling-friend yung mga bastos, ganun. Bakit binabastos ba kita? Hindi naman. Sinasabi ko lang yung naman ang totoo. Ayaw ko sa mga taong binabastos ako. Gusto ko lang ba na to? Sino ba na tao yung matutuwa pag binabastos? Yun nga. Pag ganyan, ayaw ko sa mga ganyang ugali. Kaya na. Depende naman yata sa tao yun, no? Kaya na. Kasi hindi naman kita binabastos, ha? Hindi naman. Sinabi ko lang. Munahan lang kita. Paliwanag pa lang yan. Oo, paliwanag pa lang. Ang sermon. Mamaya na yung sermon. Okay rin. Okay ka rin kahit pa paano, no? Ay, ako pa, this talk. Ayan nga. Kahit pa paano, okay rin. Okay rin ako pag pikon kayo eh. Di bahala na kayo pag mag-pikon kayo. Ibig sabihin nga yun, off ka na sa trabaho mo. Kanina pa. Nakahigan na kami. Anong oras na sa lang sira nyo dyan? Depende kung hindi natutawag yung amo namin. Anong ba yan? Stay out, stay in? Stay in po kami dito. Marami kayo dyan? Tatlo kami. Hindi na kailangan ng boy. You know. May ano na, driver din kami dito na nandun sa ano niya din. Hindi, pag kailangan ng boy, baka pwede ako. Kailangan ng boyfriend, hindi boy. Ayos. Charot. Ayos ah. Bakit hindi na lumayo? Ha? Pag kailangan ng boy dyan, baka pwede ako para hindi na lumayo sa'yo. Hindi nga pwede dito ang boy. Kailangan boyfriend, hindi boy. Imposible yan. Imposible yan sa pakiusap. Ano pala yung tinanaan nyo dyan? Bahay? Opo. Bahay. Dalawang palapag. Bahay natin? Hindi. Nasa Bicol, kung gusto mo. May bahay gusto ka doon sa Bicol? Meron naman. Kahit pa paano. Bahay Kubo. Bahay Kubo? Eh, kahit munti. Kaya nga. Ang halaman para sa'yo. First time ko mag-friend dito sa'yo dito, no? kahit ako first, hindi naman first time kasi nung nakaraan, tinawagan ako ni Ma'am Perle. Matagal na rin, 2003 pa yun, 23. Tinawagan ako ni Ma'am Perle. Chinik niya yung signal ko. Yung pangit niya. Pero hindi ko pangit yung signal ko noon dito. Kasi naka-wifi lang ako noon, yung wifi ng kapitbahay, daming gumagamit. Kaya mahina. Ngayon, naglo-load ako ng sarili ko, kaya hindi na ako nakipag-agaw ng wifi. Maganda pa yung data, no? Ba't na
Inagaw mo ba yung wifi? Hindi, yung kung dito, yung kapitbahay namin dito, alam namin ang password, kaya pwede kayo mag-connect. Ayan dami. Kasi sinabi mo ngayon lang, nag-aagawan kayo ng wifi. Huwag mo magawin yung wifi. Yung signal. Ayun lang. Kaya nga naglulod ako ng sarili ko eh, kasi nakakahiya na. Diba? Huli na yung pagsisi bago na mahiya. Oh, hindi ka palagi nakasmile. Ano ka sa... Mag-smile ka naman kasi. Hindi ko na kailangan mag-smile kasi tatanda-tatanda ko yan. Hindi. Maganda pag nakasmile ka lagi para hindi ka mabilis kumanda, di ba? Saka na pag nags... Ako nga palagi nakasmile. Mukhang sitinta na yung ang tsura ang mukha ko, di ba? Palagi nakasmile pero meron mukhang senior citizen. Pwede kasi apat na nga mata mo eh. Ay, sa susunod nga, gagawin ko na itong lima. Pwede naman kung mag-smile basta kasama na kita. Pag magkita tayo sa personal, gagawin ko itong anim. Kaya nga, mag-smile na ito nun. Ngayon, gusto ko na mag-smile ka para magiging anim na. Kaya nga, mag-smile ako pag magsama tayo. Pero ngayon, malabo mo ako mapatawa. Yun lang. Ay, Diyos ko. Ha? Eh, wala naman dapat. Kailangan ngayon. Kailangan ngayon mag-smile ka na. Para makita tayo. Malalaman pa sila nung smile. Alam mo yung mga nanonood sa atin, puro lang yung basher eh. Wala naman pupuri sa'yo dyan eh. Kapayaan mo yung mga basher na yan. Kaya nga, dapat ngayon, binabati mo muna yun. Hi, shout out niya pala dyan sa mga basher namin. Diba? Ikaw naman. Ikaw naman shout out. Ikaw naman yun eh. Di shout out. Ishat. Hindi naman ako nagsashat eh. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Ah, importante magkasundo kayong dalawa. No? Sige ah, kinakapos na po tayo ng oras natin. So thank you so much. Good luck po ah. Offline na tayo. Yes. Bye-bye. Kaya nga, mag-offline tayo. Oras natin, alas 10:27 na oras dito sa May Pilipinas. Wanted Sweetheart Live ngayon pong gabi ng Wednesday, January 17, 2024. Thank you so much kay Juliet Sakurada. Magandang gabi. Thank you so much. Okay, Faith Pukasawa. Thank you. Hanggang dito na lamang po muna tayo. Turn on lang po ninyo notification bell ninyo, no, para meron po kayo matatanggap na notification, no, during live broadcast. Thank you. Sa loob po ng dalawang oras, ngayong gabi po ng Wednesday. In behalf kay Nanay Forledance, Beatrice Pangan Ivan Meneses. Ako naman po ang inyong Abian, ang inyong radio and video jockey. My name is Abian Mucheo. Keep safe, keep smiling, God bless. Magandang gabi, Pilipinas!